Moira Kos, I'm here again, your Pinay vlogger in Finland, Shina Chenita. So welcome to my channel again. And sorry guys, sobrang busy. So puro lang ako mga shorts videos, ganyan. Wala akong masyadong vlog pa. Ah, nung nakaraan pala, nag-vlog pala ako nung lumipat kami dito. So welcome to our new home. And for today's vlog, nag-scroll ako at may nabasa ako. Actually, nakaraan pa rin may mga nagtatanong sa akin. Sabi ko, gagawin ko to ng vlog. Pero, yun nga, sobrang busy. Kaya, sorry. And, yes, sa mga nagtatanong, ang tanong nila ay, ano ba daw yung, kamusta na daw yung asawa ko sa pag-aaral niya? Ano yung mga unang gagawin pagpunta dito? Usually, yung mga nagtatanong, yun yung mga, yung mga partner nila nandito at kukunin sila under family ties. So, yun. At ang makakasagot niyan ay si Daddy Elgin, kaya puntahan na natin siya dun sa kusina kasi nagluluto siya. Okay, so interview natin siya at sakto. Kasi nga, ayaw rin niya magpa-interview. Hindi kasi siya katulad ko na makapal ng mukha, charot. Ayaw niyang ano, ayaw niyang maano tawag na ito, malaman yung kanyang pinagagawa sa buhay. Lalo na sa kanyang swamin Kelly kasi nga, struggle ba? Struggle is real, Dad. Hi, ka naman sa kanya. So, hello guys. This is Elgin, my husband. Welcome to Finland! So, Dad, ano niluluto mo? Nilagang. Nilagang tao. Ayan. So, nagluluto si Daddy Elgin. At ang tanong nila, ang tanong nila, ano daw ang ginawa mo nung pumunta ka dito? Nung nakarating ka dito, pagdating mo? Pagdating ko dito? Niluto. Anong niluto mo, Charot? Hindi. Pero totoo, guys. Pagdating niya dito talaga, yun ang ginawa niya. Yung nilutuan ako. Na-miss niya ang lutuan ako. Na-miss ko rin yung luto niya. Luto. Luto na niya. Yung pagdating mo dito, anong ginawa mo? Kasi, di ba, ano ka, resident permit under family ties. So, maraming nagtatanong. Ang tanong nila, kamusta na daw yung pag-aaral mo, ano yung mga ginawa mo, kasi naku-curious sila. Siyempre, ang mga nagtanong, yung mga nandito na kung yung partner nila, at yung iba naman, naku-curious yung mga nasa Pilipinas at nandito yung partner nila. Naano na sila, kinakabahan sila, gano'n. So, ang tanong, kamusta yung pag-aaral mo? Ano yung mga ginawa mo? Mahirap ba daw maghanap ng trabaho? May trabaho ka na ba daw? Yun. So, unang-una, nung pagdating mo, anong ginawa mo dito? Okay, pagdating ko dito, nagluto. Hindi. Una, pagdating namin dito, nag-register kami dun sa DBB. Nag-ano kami doon na paristro para masama sa population nila. Ngayon, hanap po kayo ng mga requirements nun. Siyempre, ipipresent yun. Bawa sa amin, under family ties, kailangan ipakita mo yung marriage certificate nyo. Ngayon, tapos, after namin magpunta doon, nangyari pa nga sa amin, nakalimutan ko pa yung copy nung Xerox copy nung sa may marriage certificate namin, kaya bumalik pa kami. Pero after noon, nagpa-register din kami sa TE. So si TE, siya yung nagpo-provide ng ano o tumutulong para makahanap ka ng trabaho. Oh, yun. So para makahanap ka ng trabaho, since ako hindi naman ako marunong sa lingwahe nila, ngayon may offer sila na pwede kang mag-aaral ng lingwahe nila. At the same time, bibigyan ka nila ng mga listahan na a-applyan mo online, through online.
Yun, marami silang ano, bibigay doon, itatry mo. Tapos, after na, na magpa-register din doon, kasi meron kang parang malaking tablet eh. Malaking screen, doon ka mag-ano, malaking screen na mag... Okay. So, pagdating mo dito, di ba nagpunta tayo sa DVV para ma-register ka sa population nila dito. Tapos, dun sa DVV, nandoon na rin yung TAO office. Oo, oh, magkakasama so, yun. Ano ba yung TAO office? Ano ba yun? Ano siya? Anong tawag nito? Para sa mga job seeker yun, yung office na yun. Oo. So, yun yung tutulong sa inyo para makahanap kayo ng trabaho dito. Pero in reality, hindi siya ganun talaga... tutulong. Hindi siya ganun kadali. So, kailangan pa rin, ikaw mismo sa sarili mo, syempre, magsisikap ka pa rin. Push. Na makahanap ka, magpasa-pasa ka online. Depende sa, ano mo, sa profession mo. Okay. So, kung maganda profession mo, siguro, possible, may tatanggap agad sa'yo, pero mostly kasi inahanap nila yung, ano na, yung marunong sa lingwahe nila. So, yun okay. Yung offer nila na ano. So, Dad, nag-register, after natin kay DBB, nag-register kay TA, may finila pa, nag-fill out ka doon sa may malaking screen nila, tapos in-interview ka, tapos, binigyan ka na ba mismo doon ng ano? Ng job listing website? Doon mismo? Website, ibibigay. Ah, okay. Ibigyan kayo ng papel, ang daming website noon. Ay, oo nga, hindi ko na matandaan. Tapos, ano, nung in-interview ka, ni-schedule ka, di ba? Oo, oh, i-schedule ka naman para doon sa mismong TA office na malapit doon sa place mo. Location ninyo. Halimbawa, sa lugar, kung saan kayo lumagi dito sa ano, sa... Dito ka sa Vanta, so dinala ko doon sa may TA office na Vanta. Oh, so kung saan ka, like Helsinki ka, Helsinki. Oo, sa Vanta, meron siyang... office din na malapit sa inyo, alam mo sa amin sa Tikurila. Yun, dun ako inano, pinasa. Oh. So may interview kami. Tapos bibigyan ako ng consultant. Sa ano, sa TA, in-interview ka na. Ayun, in-interview ako ng consultant. Ngayon may gagawin kayong plano. Tatanungin kanya kung anong plano mo na maging trabaho dito, anong gusto mo, mag-aral ka muna ba? So, bago ko makapag-aral, i-offer nila na mag-aral ka muna ng lingwahe nila kasi nga, mas magaling. Ang ibig mo sabihin, bago ka mag-aral ng profession. Oo, mag-aral ka muna ng language. Sa university, kung kakayanin mo, kailangan mo munang ipasa yung language nila. So, requirements, mandatory talaga siya. Kung sakaling mag-aaral ka dito ng profession, mandatory na mag-aral ka talaga ng language. Pero, ang tanong kasi, paano kung ano, ayoko na mag-aral ng Swam & Kelly. Gusto ko na lang magtrabaho, madali ba makahanap ng trabaho? Eh, pwede ka naman hindi na lang mag-aral, pero depende sa'yo kung may makakatanggap agad sa'yo. So, siguro may advice lang eh, mas maganda kahit papano, at least matuto kayo ng lingwahe nila kasi in reality, hindi siya ganun talaga kadali na maghanap ng trabaho dito unless meron ka ng mga kaibigan or meron ka ng nakilala na may i-offer agad sa'yo yung trabaho. Pero usually, cleaning company. Mostly yung kasi yung nakilala namin dito, puro mga... Yung mga Pinoy na... Nasa cleaning... Industry sila. Kaya, yun, kung kaya mo yun, why not? Nasa sa'yo pa rin. So, ikaw naman yung pili. Si Te, siya naman yung ano eh, tutulong sa'yo kung ano yung magiging, o kung ano yung gusto mong plano na mangyari dito. Anong trabaho gusto mo, tutulungan ka niya na ma-achieve mo yun. So, aalalay sa'yo yun. Bibigyan ka ng mga website, bibigyan ka niya ng email para mag-join sa mga seminars, mga trainings, ganyan. Pero yun nga, nasa sa'yo yun kung tutuloy mo yung plano na yun ng mag-aral or gusto mo, pag may nakahanap na trabaho, pwede ka na rin hindi mag-full-time ka na lang, gano'n. Pero, halimbawa, kung nag-decide ka na mag-aaral, paano yun? Wala kang trabaho. Ayun, yung magandang tanong yan. So, ngayon, habang nag-aaral ka nga ng lingwahe nila, meron naman silang i-offer sa'yo na allowance. Sasabihin ko yun.
Hindi naman siguro. Malalaman nyo na lang pagdating dito. Makakatulong naman yung kahit papano habang nag-aaral kayo. Ngayon, kung gusto nyo talagang kumita ng malaki, hindi ko may advice na gawin yung mag-aral. Magtrabaho na lang kayo kung, choose, kung gusto nyo yun. Pero kung gusto nyo naman mag-aral muna, makakatulong sa inyo yung allowance yun kahit papano. Oh, yun. Maganda pa rin naman. Kumbaga, kung mas maganda gawin yun kung mayroong itatrabaho sa inyo, tapos yung isa naman, ayun nga, sacrifice. Sabihin natin yung allowance nyo dito ay sahod na ng manager sa Pilipinas. Oh, basta hindi ko na sasabihin na. Hindi na namin sasabihin niya, alam. Pero, gano'n na lang, isipin nyo. Mm-hmm. Laki tulong niya, lalo na nung kami lumipat. Laki tulong kasi siya nagbayad. Hindi, mga advantages kasi nung ano, yung matututo ka ng lingwahe nila kahit pa paano, eh hindi ka na mahirapan maghanap ng trabaho, bibili ka, may, kumbaga, madali sila kahit pa paano, na may idea ka na makausap sila, eh, alam naman natin kung papanoorin nyo o i-review nyo yung mga, yung alphabet nila o yung lingwahe nila, mga words nila, medyo mahirap sila talaga. Ako actually, medyo ano, struggle pa rin kasi nga hindi siya ganun kadali. Kaya ang may advice ko sa inyo, habang nandiyan dyan pa kayo sa Pinas or nasa ibang bansa pa kayo, mag-aral lang muna kayo sa YouTube, ipamiliarize muna ninyo yung mga basic numbers, yung tawag ito, yung mga ina-advise ko nga kung nanonood kayo ng vlog ko, sinasabi ko na rin yan. Pagka nag-aral ka or kahit sa mga hindi under family ties, mga nagbabalak na mag ano, nurse dito or mag-apply, yun yung mga basic na yun, numbers, alphabets, colors. Oo, oh, yun. Para kang kinder, gano'n. Tapos yung mga ipag-introduce ng mga sarili ninyo, yun. Yung basta yung mga questions, yung mga gano'n. So in reality, hindi talaga madali maghanap ng trabaho kung hindi ka marunong, at least marunong sa basic language nila. Magkano siya? Hindi lang puro diskarte. Kailangan i-aral dito. Tsaka dito, di ba, Dad, ano, pag nag-aral, ay pag nagtrabaho ka sa mga kusina, sa mga construction, may mga certificates ka na kukunin. Yun, like, yun sa'yo. Patulad sa akin. Sa kumukha ka ng ano, hugi niya pasi. Kasi... yung hygiene passport na tinatawag. Oo. May, dahil nga nagplano ka na magtrabaho. Nag-try sana ako na magtrabaho na, gano'n. Kaya kumuha ako nun, mag-exam ka pa nun. Kailangan kumuha na exam na yun, magbabayad ka. So, tapos ano, meron sanang gusto mong pasukan yung construction, kaso kailangan naman din ng certificate. Gusto ko nga, mag-construction na lang. Kumbaga, hindi naman ako namimili ng trabaho sana. Kaya lang, nung nga, kailangan pala ng ano. On the spot na ano, kailangan. Safety. Oo. Safety card. So, on the spot. Like, kailangan na nila. Siyempre, pagka nagkumuha ka ng gano'y schedule pa. Parang hygiene passport. Diba, sa kung sa restaurant ka, sa food industry, kailangan nila ng hygiene passport. Mm-hmm. Sa construction naman, safety. Kailangan naman ng safety card. Yun. So, yun guys. Pagka nag-aral kayo, hindi naman kayo masi-zero. May, yun yung tinatawag na unemployment benefits eh. Unemployment benefits, yung allowance ninyo. Yun. Kung, alimbawa, hindi pa kayo nagsisimula ng language study ninyo, meron naman kayong makukuha pa rin, no? Habang tumatakbo yung araw na yun. Oo, hindi. Yun nga ang tanong, Dad. Di ba nag-ano ka, nag-punta tayo ng DBB? Anong, ano yun? Oo, nag-register kami, di ba? So, yung magiging bilang kasi noon, simula nung nagpa-register ka... Sa DBB? Sa TE? TE. Oo. Sa TE, hanggang sa mabigyan ka na ng schedule. Ng pag-aaral mo. Hanggang sa mabigyan ka na ng schedule kung kailan ka magsisimula. Tapos noon, pag nagsimula ka naman ng pag-aaral, magbibigay naman sila ng form sa'yo para doon sa allowance mo rin, doon sa pag-aaral mo. So, ibig sabihin, kahit na hindi, kasi di ba, December, tapos nag-start ka ng study mo April. So, pero kahit April ka nag-start ng study mo, nabayaran pa rin yung mga araw na wala kang trabaho or wala kang school. So, yun ang kinaganda doon. Hindi mabayaran,
bibigyan kayo ng ano. Yung, ay, di ba pa, sorry pala. Bibigyan. May ibibigay pa rin silang allowance sa'yo. Kung magkano yung allowance na yun. Oo. So, yun ang ano, kinaganda naman nung ano, offering nila. Yun ang maganda rin. Oh. Yun ang kagandaan. Mm-mm. Kung nagbabala ka na ano, pumunta dito, kunin mo na rin, dalhin mo na rin pala yung mga school credentials mo kasi hinahanap ni TA yun. Oo, makakadagdag na yun. Oo. Kahit na, di ba, engineer ka, tapos gusto mo kuha ng caregiver dito, okay lang yun, di ba? Okay lang. Makakapili lang anong gusto mo. Pwede naman. Kurso. Basta pag nag-aral ka. Pero kung gusto mong magtrabaho, basta yun yung mga pribilehiyo nila na may bibigay sa'yo. Sa makapag-aral ka ng lingwahe nila, after mo makapag-aral ng lingwahe nila, kung sa tingin nilang, ano, kasi may mga level-level. Kung sa tingin nilang okay ka na dun sa gusto mong pag-aralan, dadalhin ka nila doon. Kumbaga sila yung mag, di ba hindi na ikaw yung nag-enroll, sila na mismo nag-enroll. Binigay nila sa'yo yung schedule ng school, kung saan kang school mag-aaral. Sila na bahala doon. Oo. Sila na tapos doon. Kung saan area ka lang din. Like sa'yo sa Vanta, sa Tikorila ka. Vanta, Tikorila. So lahat yun malalaman nyo. Kumbaga, may mag-message sa inyo, lahat naman yun. Sila na bahala. Sa akin, unfortunately, yung naging consultant ko, hindi siya masyado naging active. Pero, hindi naman ibig sabihin nun eh, parang wala na. Pwede ka pumunta doon sa office, doon ka magtanong. Sasagot naman sila. Sa kailan nga pala, di ba? Ikaw na, di ba ikaw yung nag-apply? Nagpagkatapos ng SBA, talaga, nagpagkabigay ng code, nag-apply ka na sa kela agad. Oo, nag-apply na. Mabilis, yun mabilis code, naman sila. Importante ang code para makapag-apply ka na sa kela at sa banko. Tsaka huwag kayo may magtanong. Yon. Oh, kahit di kayo ganun magaling mag-English, okay lang. Minsan kasi maghanap, yun nga pala, yung consultant ko, ano yun, nung in-schedule ako, naghanap pa ng ano, translator. So, hindi dahilan na hindi kayo magkakaintindihan. Oo, translator. May translator siya nun eh. Through nung na-interview siya. Oh. Kumusta naman ang Finland sa'yo? Finland. Oh, masaya dito naman. Masaya na malungkot kasi, siyempre, yung bilang isang tatay, wala yung mga anak ko sa akin. Nakakamiss yung ano. Nakakamiss din yung mga kinagawian mo dyan sa Pinas. Hindi mo magagawa dito yung makikipagkwento ka lang dyan sa labas. Walang ganun dito. So, kumbaga ako, pasok sa school, tas bahay lang. So, ang masaya dito, kumbaga, mapipil mo na safe yung ano, kumbaga, hindi ka gaya sa atin, parang feeling mo, ano, yung, hindi ka pwedeng magpawalang bahala na naglalakad ka lang, ano, hayaan mo lang yung ano, gabit mo, nakakwintas ka, walang mga ganun dito. Kumbaga, sa security, ayaw ka lang, yun ang experience. Sabi natin yung mga 90% safe yung pakaramdam mo, kasi ako nga naglalakad nga ako mag-isa. Kahit madilim na eh. Wala kang, baka may mumu. baka may ano, ka. May hihila sa'yo, ganun. Tatawid ka, malayo pa lang. Minto na yung, minto na yung sasakyan. So, pero bike lang talaga yung nakatak. Kumbaga safe ang, ano, ang mga tao, yung bike hindi. may mga nandudukot din naman dito, pero hindi kagaya sa atin. Na iba-iba yung, ano, crime. But, yun, so, thank you so much na-interview kita. Kasi, ang tagal na nilang, ano, nagtatanong, kamusta ka na daw? Ayaw niya eh. Okay naman ako. Masa, yun nga, advice ko, mag-aaral kayo dyan bago kayo dumating dito. Sikapin nyo na makapag, may, ano kayo, may baon pa rin kahit papaano. Kasi, hindi talaga din siya ganun kagaling. So, kailangan mag-aral pa rin. Katulad na sa kanya, mag-aral ka na. Kaso yun, hindi siya nag-aral. Kaya, ayan. Kasi, sa totoo lang, tinatakasan ko yung mag-aaral. Pero hindi ko matakasan. Hindi na niya matakasan ngayon. So, yun lang guys. And, laging stay positive. So, ano lang. Sana sa mga nagpaplano makapunta dito, go lang. Kaya niya yan. Kaya yan. Siya nga nakaya eh. Kami nga nakaya. Ganun talaga buhay. Oo, positive lang guys. Kung ano may mga pinagdadaanan. Marami talagang distractions pero straight lang.
tiwala lang. Faith kay God. Yun. So, yun lang. And thank you so much, guys. Parang hindi ko naman, hindi ko na, ay, sorry, ang bango na. So, ayun. Thank you so much, Daddy, sa pagsagot ng aming mga tanong. And yun, guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Click the notification down below para updated kayo sa aking vlogs. And follow na lang din po ako sa TikTok, Instagram, and Facebook. Shina Chanitas. Di na ako nagbabago ng name para madali lang siyang hanapin. Thank you so much po sa 2,000 plus. Hindi ko na matandaan kung ilang subscribers, pero nakaka-surprise kasi ang daming nag-subscribe. And parang 2-5 na ata yun. Hindi ko na talagang matandaan. Pero thank you so much. Na-appreciate ko po. At pag may time naman ako, sinasagot ko yung mga tanong. Basta pag may time, yan. Parang madalas naman, nagsasagot naman ako, di ba? Sa mga nag-inquire sa akin dyan. Shout out. So, ayun. Thank you so much po ulit. Bye po. Bye-bye. Love you all.